nang lumabas ng bahay si Johan. Pinasyalan muna niya si Samantha sa ospital, saka dumiretso sa opisina para pirmahan ng ilang documents. Dinatnan niya si Hazel na abala sa computer, ni hindi man lang nag-angat ng mukha nang pumasok siya sa kwarto. Para pangang sinadya nitong iwasang magtama ang kanilang mga paningin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa isipan niya ang panaginip niya kagabi. Or was it real? Nang nasa loob na siya ng kanyang private room, ay manakanakan na papasulyap siya sa kinaroroonan nito. Curious siyang malaman kung panaginip nga lang ba talaga ang naganap kagabi. Nang hindi na siya makatiis ay pinindot niya ang intercom para papasukin sa loob ng salaming kwarto si Hazel. Hindi nakaligtas sa kanya ang panic sa mukha nito. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Tiningnan niya ito ng matiim. "Did I kiss you last night?" Tanong niya dito. Nakita niyang pumumula ng mukha nito. As if may pinakatatago-tago itong isang nakakahiyang lihim na nadiskubri niya na patungo ito. "Sir?" Napalakas ang pagkakapalo niya sa mesa. Ewan kung bakit parang naiinis siyang malaman na hindi pa naginip ang nangyari kagabi. "I knew it. Anyway, kung ano man ang nagawa ko, sorry. Sana kalimutan mo nang nangyari. I was too drunk to even think straight." Paghingi niya ng paumanhin dito sa kakumunitang noo. "By the way, was it your first kiss?" Hiyang-hiyang napatango ito. Bigla ay mingiting sumilay sa mga labi niya. Kaya naman pala ganun na lamang kung makapag-react ang babaeng to. Anong utak niya? Virgin pa palang talaga? "Kaya sana next time kapag nakita mo uminom ako, huwag ka na lalapit pa sa akin para hindi kita nanakawin ng halik, okay?" Aniyang sa tono ng pananalita niya ay parang sinisisi niya pa to. Nagulat si Hazel sa sinabi niya ni Johan. Bakit kung magsalita ito parang kasalanan pa niyang nangyari kagabi? Hindi ba pwedeng mag-sorry na lang ito sa naging kapangahasan nito? Bakit kailangang insultuhin pa siya? Pero hindi na lamang niya isinatinig ang mga nais na sabihin. Kahit naman papano ay may kasalanan din siya. Bakit kasi sinamahan pa niya itong maglasing kagabi? "Wala na po ba kayong sasabihin, sir?" tanong niya. Pakiramdam niya kapag nagtagal pa siya doon ay kung ano pang masasabi niya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang itong kanyang first kiss. Na para bang isang bangungot para kay Johan ang nangyaring yun kagabi. Samantalang halos supsupin pa nitong labi niya kagabi. Biglang nag-init ang tenga niya nang maisip ang nangyari. Pinayagan na rin naman niya talagang mahalikan siya nito. Hindi ba at nag-enjoy pa nga siya? "You may go now." Tipid na sabi nito sa kaibinalik na ng paningin sa monitor ng laptop. Nagmamadali na siyang lumabas ng kwarto nito. Malakas ang aircon pero pinagpapawisan siyang talaga. Palihim na sinundan ang tingin ni Johan si Hazel. Lihim siyang napangisi nang maisip na siyang first kiss nito. Ngunit unti-unti rin naglahong ngiti sa mga labi niyang natumunog ang kanyang phone at makita sa screen ang pangalan ng ama ni Lily. Hindi na siya natatakot dito. Nahanap na ng tauhan niya kagabi ang USB-ng nawawala. Ngunit hindi na lamang niya yung pinaalam pa kay Hazel. Kakailanganin pa niya ito kung kaya't hindi muna niya ibabalik dito ang telepono nito. "Chief Falcon," ani ang kampanteng-kampante ang tono ng pananalita. "Putang ina mong hayop ka!" Dinig nitong sigaw sa kanya. "Relax, sir. Balita ko na confined kayo sa ospital noong isang araw. Baka ma-confine na naman kayo kapag ganyan kayo." Nanunod yung sabi niya rito. "Hayop ka! Hindi ka marunong tumupad sa usapan. Akala mo nagbibiro ako? Talagang ibubunyag kong sekretong nalalaman ko." "Go ahead, sir. Hawak kong katibayan ng boss mo nagpapatay kay Senator de Maculangan. At ikaw ang assassin." Banta niya rito. "Mayayanig ang buong bansa. Gusto mo bang mangyari yon? Ikaw din. Sa dami ng patong-patong na krimeng ginawa mo, baka mabulok ka na sa bilangguan." "Hayop ka!" Sigaw nito sa kanyang saka para itong inaatake na papauwan. Pagkatapos ay bigla na lamang itong nawala sa ere. Napangisi si Johan. Mayamay nagtagis ang kanyang mga bagang. Isa-isa niyang binabalikan ang lahat ng taong may kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang niya at sa kalagay ni Samantha ngayon. Napasulyap siyang muli sa kinaroroonan ni Hazel. Yeah, malaki din ang atraso ng taong yun kay Hazel at siyang maniningil sa lahat ng atraso ng mga ito sa dalaga. Muli naalala niya nangyari kagabi. Shit, bakit ba hindi mawala sa utak niyang lasa ng mga labi nito? Para tuloy, biglang nagiinit ang buong katawan niya. Niluwagan niyang suot na necktie dahil pakaramdam niya ay kinakapos siya sa paghinga. Shit, umayos siya ng upot sinikap na alisin ang atensyon niya sa matamis na mga labing yun ni Hazel. Hindi naman siguro niya masisisi ang kanyang sarili. May mga biological needs din naman siya. Simula nang maratay si Samantha, zero na kanyang bed life at sa pag-alaga na lamang dito umiikot ang buhay niya.
Paminsan-minsan ay nagiinit din naman ang katawan niya at normal lang naman yun sa lalaking gaya niya. Ngunit masyado niyang mahal si Samantha para pagtaksilan niya ito. And speaking of Samantha, nangako siya rito kanina na ipapakilala niya dito si Hazel. Hanggat maaari ay ayaw na sana niya. Gusto niyang i-assure dito na wala itong dapat na alalahanin. But then mapilit to. Ayaw naman niyang bigyan ito ng sama ng loob. Kung kaya sa lahat ng request nito, pagbibigyan niya. Hindi ako makakapayag na masisira lang ng babae yun ang mga plano ko, Mommy! Umiyak na sabi ni Lilis sa ina. Mamamatay ako kapag nawala sa akin si Johan! For God's sake, Raul! Ano pa bang hinihintay mo? Bakit parang takot at takot kang kumilos ngayon? Tanong ni Nora dito, ngunit parang walang naririnig ang lalaki. Nakatingin lang ito sa phone nito na waring may pinapanood. Napikon si Lilis sa parang walang pakialam na reaksyon ng ama matapos niyang isiwalat na si Hazel ang nakaagaw sa kanya kay Johan. Sa inis ay tumayo siya at hinablot sa amang cellphone na hawak nito. Napakunot noo siya sa video na nagpiplay doon. Muli niya yung pinlay. Halos manginig ang kanyang buong katawan pagkatapos niya mapanood ang video. Hindi makapaniwalang tinignan niyang ama. Daddy, ikaw ang nag-assassinate kay Senator Dimakulangan? What? Gulat na sambit ng ina. Inagaw nito sa kanyang hawak niyang phone. Daddy, kapag nalantad sa publikong videong ito, hahantingin tayo ng taong bayan. Masisira ang karir ng president. Baka ipapatay ka niya at... Kaya kailangang mapatay kong lalaking yun bago pa kumalat ang videong ito. Akala ko nasira ko na lahat ng kopyang ito. Halos paanas lamang na sabi ni Raul. No, Daddy. Si Hazel ang patayin niyo. Siyang kailangan mawala sa buhay ko. Putya naman, uunahin mo pang problema mo. Kaya dami-dami gwapo't mayamang lalaki dyan. Bulyaw nito sa kanya. No, Daddy! Sabi ni Lily na dumilim ang mukha. Ako mismo magsasambulat ng sekreto niyo kapag ginalaw niyo si Johan. Hindi makapaniwala na patingin sa kanya ang ama. Hanapin yung kahinaan niya, Daddy. Sa ganung para natin mapapasunod si Johan. Aniya sa ama. Pero hinding-hindi niyo siya sasaktan. Sa akin lang siya, Daddy. Obsessed na wika niya sa ama. Gagawin kong lahat, mabawi ko lang muli si Johan. Nabalitaan ko yung panggugulo ng stepsister mo sa labas ng building nung isang araw. Ngayon ko lang nalaman na inahas mo pala sa kanya si Sir Johan Montefalco. Napakuyom ang mga kamay ni Hazel na may hawak na tinidor at kutsara. Parang nagdidilim ang kanyang paningin na magangat siya ng mukha at tinignan ang kanyang pinsan. Wala ka na bang gagawin kung hindi bantayan ang bawat nangyayari sa buhay ko? Pacemate siyang napatawa. Wow, hindi ko alam na isa ka pala sa mga tagahanga ko. Tagahanga? Ang kapal ng mukha mo! Nakakahiya ka! Usap-usapan na dito sa kumpanya ang kaharutan mo. Alam ng lahat na binenta mong katawan mo para lang makapasok ka dito sa trabaho. Nang insultong sabi ni Rose Ann sa kanya. Napansin niya sa kanila nakatingin ng lahat ng empleyadong kumakain sa kantin. Parang nagdilim ng kanyang paningin, tumayo si Hazel at sinampal niya ng dalawang beses si Rose Ann. Lahat ng galit at sama ng loob niya sa buong kamag-anak niya ay doon niya binuntun. Wala siyang pakialam kesa hodang maraming tao makakarinig sa sasabihin niya. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. This time hindi ko napapayagang ganyanin mo ko. Wala kang karapatang bastusin ako. Galit na sabi niya dito. Tinignan siya ng masama ni Rose Ann. Wala? Bakit hindi ba kabastos-bastos naman talagang isang putang kagaya mo? Ang insultong sabi nito sa kanya sa kahumalakak na tumalikod sa kanya. Pulang-pulang kanyang mukha habang pinagtitinginan siya ng lahat. Napapaiyak na lumabas na si Hazel ng kantin kahit hindi pa siya tapos kumain. Nawala na siya ng gana. Umiiyak na bumalik na siya sa opisina. Hindi niya alam kung bakit matindi ang galit sa kanya ng babaeng yon. Ano bang kasalanan ang ginawa niya dito? Ang natatandaan niya lang, nung bata pa siya ay ayaw niya itong pahiramin ng mga Barbie dolls niya kasi naman hindi ito maingat sa mga laruan. Pero Diyos ko naman, mga bata pa sila noon. Hanggang ngayon ba naman ay hindi pa ito nakaka-move on? Mabilis niyang pinahid ang kanyang mga luha nang makitang papasok si Johan sa loob. Good afternoon, sir. Bati niya rito. Mabilis na niya itong tiningnan saka ibinaling ang paningin sa screen ng kanyang computer para abalahin ang sarili. Ang dami na nga niyang iniisip, ginadagdagan pa ni Rose Ann na yon. Ni hindi nito alam ang totoong kwento para pagsalitaan siya nito ng kung ano-ano. Napakuyom ang kanyang mga palad. Huminga siya ng malalim para kahit papaano'y maibsan ang stress na nararamdaman niya. Ang kailangan niyang gawin ay mag-focus sa kanyang trabaho. Hindi siya dapat napaapekto sa mga taong nakapaligid sa kanya. Masyado na siyang maraming problema para pagkukulang pa ng isip niyang mga to.
And yet, kahit na anong tanggi ng utak niya, ay apektado siya ng mga sinabi ni Rose Ann sa kanya. Masakit mapagbintangan ng isang bagay na hindi naman totoo. Nagmamadaling tumayo sa swivel chair si Johan at walang imik na hinila ang isang braso ni Hazel. Pupuntahan natin si Samantha. Tipid na paliwanag niya dito. Sir! Nagpuprotest ang anyo nito na tumingin sa kanya. Ang dami kong dapat tapusin na mga... Shit! Mas mahalaga si Samantha kaysa sa mga documents na yan, okay? Singhal niya rito. Natahimik na to. Hanggang makasakay sila sa elevator ay hindi niya binibitawan ang braso nito. As if gusto niya makatiyak na hindi ito makakawala sa tabi niya. Parang sasabog ang dibdib ni Johan habang kung ano nang naisip niya tungkol sa maaaring mangyari kay Samantha. Nanginginig raw ang buong katawan nito. Ginawa na ng mga itong lahat, hanggang doon na lamang daw ang magagawa ng mga ito kay Samantha. Kung sinukuan na ito ng mga doktor at buong pamilya nito, hindi siya, kahit na kailan hindi niya susukuan si Samantha. Hanggang makalabas sa elevator ay parang sunod-sunuran lang si Hazel, hindi niya alam kung anong nangyayari. Pero baka sa matinding pag-aalala sa mukha ni Johan at alam niyang may kinalaman yun kay Samantha. Nasa labi siya nang matanaman niya si Rowena. Mabilis nang hinilang kanyang braso sa kamay ni Johan. Pero huli ng lahat, nakita na sila nito. Teka, bakit nga ba kailangan niyang mag-guilty sa mga taong ito? Hindi niya kailangan ipaliwanag ang kanyang sarili. As long as wala naman siyang ginagawang masama. Paglabas nila ay naghihintay na ang driver ni Johan sa kanila. Iginiya siya nito papasok sa loob ng sasakyan. Nang makasakay na silang dalawa ni Johan, ay kaagad nitong pinasibad ang sasakyan. Tahimik na tahimik silang pareho ni Johan habang tumatakbo ang sasakyan. Pareho rin silang balisa. Iniisip niya kung ano na namang kalokohan ang palalabasin ni Rose Ann sa eksena nakita nito ngayon. Mula kasi sa sulok ng mga mata niya ay nakita niyang sinundan sila nito ng tingin hanggang makasakay silang dalawa sa kotse. And for sure, iba na naman ang gumagana sa utak nito. What the heck? Nainis siyang pinag-aksayan niya ng oras ang isipin sa kanya ng kanyang pinsan. Samantalang kahit naman anong gawin niya, masama't masama pa rin siyang tao sa paningin nito. Bumaling siya kay Johan na seryosong-seryosong muka ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam kung paano ito iko-comfort. Hindi pa niya nararanasang magka-boyfriend, ngunit alam niya kung gaano kasakit ang makitang nakikipaglaban kay kamatayan ng isang taong mahal na mahal mo. Mas lalo na kung wala kang magawa kung hindi ang manalangin na sana'y maawa ang Diyos at pakinggan ang mga dasal niya. Muli niyang naalalang pamilya ni Lily. Naglapat ang kanyang mga bagang, titiyakin niyang pagbabayaran ng mga itong lahat ng kahayupang ginawa ng mga ito sa papa niya. Makalipas ang halos 30 minutes na paglalakbay ay nakarating sila sa isang malaking ospital. Kaagad na bumaba si Johan ni hindi siya nilingon. Walang imik na bumaba na rin siya ng kotse at sinundan nito. Nakita niyang pumasok ito sa isang kwarto. Pumasok din siya doon. Muntik na siyang mapatras na makitang isang payat na babae na nanginginig ang buong katawan habang napapalibutan ito ng mga nurses at doktor. Samantha! Halos kalahating oras din bago na walang panginginig ng babae. Tinurukan ito ng kung ano-ano sa katawan. Maya-may naging stable ng kondisyon nito. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Johan habang walang magawang pinapanood lamang ang nangyayari sa babae. Ramdam niya ang sakit ng kalooban dinadala sa mga mata nito. Napatingin siya sa babae na ngayon ay kalmado na natutulog. Hindi may pagkakailang kagandahan sa mukha nito kahit pangahalos buto at balat na to. Kahabag-habag ang itsura nito at bilib si Hazel kay Johan na hanggang ngayon ay hindi pa rin ito bumibitaw. Napagalaman niyang ilang taon na ito nakaratay at nito lamang nagkamalay ngunit hindi pa rin matsyak ng doktor kung tuloy-tuloy ito sa paggaling dahil nasira ng hustong ilan sa mga internal organs nito at nagkaroon na ng komplikasyon sa utak dahil kumakalat ng lason sa katawan. Naalala tuloy niya ang mama niya noong may sakit ito, kagaya ni Johan, kahit nakailan hindi ito sinukuan ng papa niya. Hanggang sa bawian ito ng buhay ay nandun ang papa niya para alagaan ito. Napakagatlabi siya ng maalalang wicked stepmother niya. Taliwas ang sinapit ng papa niya sa malditang babaeng yun. Bigla tuloy sumilay ang luha sa kanyang mga mata ng maalalang ama. Bakit ba siya dinala dito ng boss niya? Nagsisikip ang dibdib niya sa mga ganitong eksena. Hindi na siya makatiis kaya lumabas siya ng kwarto at naupo sa labas ng pinto. Doon na lamang niya hintayin ang boss niya. Ngunit maya-maya lang ay tinawag siya nito. "She's already awake. Gusto kanyang makilala," sabi nito sa kanya. Tumayo si Hazel at bumalik sa loob ng kwarto. Gising na nga ang babae. Ngumiti ito na makita siya. "Magaling pumili si Johan. Talagang napakaganda mo.
anang babae, hindi mababakas ang selos sa tono ng pananalita nito. At ewan kung bakit ngayon pa lang, sigurado na akong gusto kita para sa kanya. Hindi niya maintindihan kung anong ibig nitong sabihin. Hindi ba sinabi dito ni Johan na 6 months lang ang kasunduan nilang ito? At bakit para natutuwa pa itong makitang may ibang babaeng kasama ang kasintahan nito? Samantha, sabi ni Johan na hinalikan nito sa noo. Stop this nonsense, please. Saway nito sa dalaga. This is not nonsense, Johan. And by the way, pwede bang hayaan mo muna kami makapag-usap ni Hazel? Please, pakiusap ng babae dito. Napabuntong hininga ng malalim si Johan sa kakibit-balikat na lumabas ng kwarto, ngunit may warning look itong iniwan sa kanya na parang sinasabing, umayos ka sa sasabihin mo. Nang sila na lamang dalawa ay ginagap ni Samantha ang isang kamay niya. I want you to promise me na kahit na anong mangyari, hindi ka aalis sa tabi ni Johan. Sabi nito sa halos paanas na salita, tila nakikiusap ang tono nito. Nagulat siya. Parang may bumara sa kanyang lalamunan habang nakatingin dito. Hindi niya alam kung anong isasagot. Nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal. At alam kong masasaktan ng gusto si Johan kapag nawala ako. Please make him happy. Make him fall in love with you. Nagsusumamong sabi nito sa kanya. Hindi niya alam kung pagtatawanan niya sinasabi nito. Sinasabi ba nitong gawin niya ang lahat para mapaibig si Johan? Malungkot ang naging childhood ni Johan. He lost his parents at a very young age. Nawala ng direksyon ng buhay niya. Nabubuhay siya sa galit. Until magkakilala kami, saka lamang nagkaroon ng muling direksyon ng buhay niya. Ayoko maging malungkot na naman siyang ulit. Kaya dapat magpalakas ho kayo. Mahal na mahal ka ni Sir at may pait sa mga labing napangiti ito. Hirap na ako. Hindi ko na kayo makipaglaban kay kamatayan. Pero tinitiis kong lahat dahil gusto ko bago ako mawala, alam ko, iiwan ko si Johan, si isang babaeng tapat na nagmamahal sa kanya. Gusto niyang sabihin dito na kalokohan ang hinihiling nito, ngunit paano niya yung sasabihin sa paraang hindi madaragdagan ang paghihirap nito. Mangako ka, Hazel. Hindi siya makaimik. Please, nakikiusap ako sa iyo. Make him happy. Make him fall in love with you. Bumabalo ng luha sa mga mata nito. Gusto ko nang makalaya sa paghihirap na nararamdaman ko. Hindi ko na kaya. Kumakapit lang ako ngayon para sa kanya. Pero kung mangangako ka na dyan ka para sa kanya, bibitaw na ako. Umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Nararamdaman niyang paghihirap ng katawan at kalooban nito. Hindi niya namamalayang pumapayag na pala siya sa kahilingan nito. Pwede ka na magpahinga. Nangangako akong aalagaan ko si Johan and make him happy. Halos panas lamang na sabi ni Hazel dito. Hindi siya nahirapang sabihin ng mga katagang yun. Nawari nang galing talaga sa puso niyang binibitawan niyang pangako dito. At parang hinintay lang siya nitong pumayag. Unti-unting bumitaw ang kamay nito sa kamay niya saka pumikit ang mga mata. Nagpanik siya na tumunog ang monitor at makitang unti-unti nang huminto sa pagtibok ang puso nito. Samantha! Ani ang pinindot ang emergency button. Napasugod sa loob si Johan, pati na rin ang mga doctor at nurses nito. Umiyak naman siya habang nakatingin sa dalaga habang pinapump ang puso nito. Nang hindi niya makayanan, ang nakikita'y tumakbo siya palabas ng kwarto. Parang bumabalik ang lahat ng mga alaala niya habang nag-aago buhay ang papa niya sa ospital. Napasubsob si Hazel sa kanyang mga palad. Pinipig ang puso niya, naisip pa lamang niya kung gaano kasakit para kay Johan na makitang pinakamamahal nito na wala ng buhay. Napakagatlabi siya nang maalala binibitawan niyang pangako kay Samantha. Alam niyang isang kabaliwan on her part na isugal ang buhay niya at tupdi ng kahilingan na malapit ng mamatay. Ngunit hindi na niya mababawi pa ngayon ang binitawan niyang pangako. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Naniniwala siyang hindi niya maaaring sirain ang binitawan niyang pangako sa taong na mayapa na baka mas lalong malasin ang buhay niya kapag ginawa niya yun. Pero paano niya paiibigin at paliligayahin ang isang lalaking kagaya ni Johan? This is insane. Bakit siya pumayag? Samantha, no! Narinig pa niyang sigaw ng boss niya sa loob ng silid na yon. Napakurap-kurap siya habang iniisip ang mga napag-usapan nila ni Samantha kanina. May pait sa mga labing napangiti siya at nangako siya ritong gagawin niya ang lahat para mapaibig ang kanyang boss. Ano bang pumasok sa utak niya kanina? Anong gagawin ni Johan ngayon tuluyan ang namaalam si Samantha? Anong gagawin ni Hazel ngayong isang pangakong binitawan niya kay Samantha? Magawa kaya niya ang pangako niyang yun?
Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.